Totoo ba na kayang maglakad nung lalaki sa tubig? Well, this video circulating online kung saan nga may kita itong tumatakbo sa tubig ay malalaman natin mamaya kung paano nga yan nangyari. Well, bukod pa nga dyan ay pakikita namin sa inyo ilang mga kakaibang mga bagay na marahil nga ay ngayon nyo lang makikita. And with that, huwag na nga nating patagalin pa, simulan na natin to. Pero syempre bago tayo magsimula, intro muna tayo. Nanunod ka nga pala sa kwentong brother, at ako nga pala ang inyong kuya, si Kuya Eddie, back for another kwentuhan. And with that, simulan na natin. Pasensya nyo na yung boses natin ngayon dahil hindi maganda yung pakiramdam natin. Alam nating lahat na imposible nga para sa ating normal na mga tao ang maglakad sa tubig. It's all against the law of science nga, sabi nila. Well, kung ganun pala, paano mo ipapaliwanag ang video na ito? Well, ang video na yan ay nakunan pa noong December 2018 sa Finland. Ang taong tumatakbo naman sa ibabaw ng tubig ay si Mika Sagulin. Ang videong ito ay hindi po edited o walang anumang daya. Well, Kuya Eddie, totoo ba na kaya niyang tumakbo o maglakad sa tubig? Well, the answer is yes and no. Yes, kaya niyang tumakbo dahil may suporta siya. And actually, no kung plain water nga ang usapan natin. Ang lugar kung saan nga nakitang tumatakbo itong si Mika ay isang maliit na lake o lawa nga. And during that time, bahagyang nagyayelo ang tubig with around 4-inch thick nga ng yelo. Well, it allowed Mika to run above this lake. Nagmukha lang talaga siyang tumatakbo nga sa tubig dahil sa ibabaw ng yelo ay talagang may konting tubig rin. Dala nga ng mahinang ulan kaya nga crystal clear ito sa video at mukhang tubig nga talaga. Kung yelo yan Kuya Eddie, bakit naman hindi nga siya nadulas? Well, actually, may background siya sa track and field kaya yung gamit niya na sapatos ay marahil spike run ninsus nga. Well, maswerte lang talaga siya kasi nga hindi nabitak yung yelo kundi naligo siya sa nagyayelong tubig. Nakakita ka na ba ng tennis court sa gitna ng dagat? Well, meet this creation of Adidas. Para sa kanilang kampanya nga na magkaroon ng awareness ang mga tao sa ocean pollution, ginawa nila ang tennis court na ito na lumulutang nga sa dagat. Ang floating tennis court na ito na may kita nga sa Great Barrier Reef ng Australia ay gawa po sa mga basura na nakolekta nga nila sa mga coastlines. O di ba? What a creative way in raising awareness. Well, yun nga lang, mukhang maraming bola kang masasayang sa court na yan. Kung mahilig ka naman sa aquarium, bakit hindi mo subukang gumawa nga ng portable aquarium para anywhere you go, makikita mo nga yung mga alaga mo. Alam mo ba na may ganitong sapatos na dinisenyo ang tao? Well, it's for the purpose of using your foot na parang kamay na rin. And they are specially made for people na may ganitong ang kondisyon sa kanilang mga paa. Marami sa atin ang mahilig nga sa panda kaso, hindi naman tayo makapag-alaga dahil syempre bawal. Well, how about owning a dog na mukhang panda? Well, ang asong ito ay talagang kinagiliwan nga ng maraming tao na nakakita sa kanila. And if ever kung nagtataka kayo kung anong breed o lahi nga sila ng aso, they are all chow chows nga na pure white ang kulay. Nilagyan lang sila ng black dye sa ilang parte ng kanilang katawan para nga magmukha silang panda. As you can see, talagang madidiri ka kapag nakita mo ang itim na bagay na ito. Pero paano pa kung ipakain la sa'yo yan? Well, kakainin mo ba? Well, sa maniwala naman kayo o hindi, the thing is actually a sea cucumber. At sa Japan nga, may mga tao talaga na talagang magbabayad sila ng malaki para matikman yan. And minsan, take note, hilaw pa.
Kanina, portable na aquarium well this time. Aquarium naman sa loob ng kubeta at hindi lang basta aquarium sa kubeta. Dahil pangdilig mo mismo sa dumi mo yung tubig galing sa aquarium na yan. Kawawang mga isda. Well, I wonder gaano kaya ang itinatagal ng buhay ng mga isda sa aquarium na yan. Sino sa inyo dito ang gusto nga ng skateboard kaso nga eh hindi marunong at takot? Well, alam nyo, honestly, ako sa unang sakay ko sa skateboard noon, eh talagang bumagsak ako ng masama kasi hindi naman pala madali. Well, sa tingin ko ay magugustuhan ninyo ang robotic skateboard na ito na mas madaling gamitin, yun nga lang, eh, mabagal talaga. Well, that thing was invented by a Japanese inventor bilang laruan daw nung kanyang anak. Wow, sana all. Isa sa mga pinakasikat naman na bagay na siguro eh hindi-hindi natin makakalimutan pagdating sa ancient Arabian culture ay ang magic carpet nga na nakita rin natin syempre sa Aladdin. Marahil nga ay maging tayo nung kabataan natin, ini-imagine natin na sumasakay tayo dito. Kaya naman nang gawin nga nila ang flying carpet prank na ito, eh maraming mga tao talaga ang namangha at na-impress. Well, mas cool ito sa skateboard for me. In case nagtataka naman kayo paano niya yan nagagawa sa ibabaw nga ng tubig, well, the answer is simple. Hydrofoil na board. Pagdating naman sa mga kambing, well, for me, ang mga Ibex goat niya ang pinakakula sa lahat. Kilala lang naman sila bilang isa nga sa mga pinakamahusay na rock climbers in Animal Kingdom. Well, inaakyat nila ang pader na yan, kung nagtataka kayo ay para kunin niya ang mga asin na nakadikit doon. Alam nyo ba na may mga sasakyan na ngayon na literal na pwede nyong gamitin parang umakyat sa mga lugar na gaya nito? Walang tawag dyan ay vertical driving at ito nga ay hindi po pwede para sa lahat. Sa Utah, USA, around 320 kada taon ang nagpupunta nga doon for vertical driving. Sa lahat naman ng nakamamangha sa usapan natin, well, ito siguro ang pinaka kapag nakita mo first time. Ang Cairo Floating Stone, dalawang higanting bato nga na nakatali habang parehas silang nakalutang sa ere. Well, paano nangyari yan, Kuya Eddie? Well, ang simpleng sagot ay isayang ilusyon. Ang sinasabi ng mata mo na nakita mo ay hindi talaga actually kung ano ito sa madaling sabi. Ang tali na inyong nakikita nga ay isa talagang steel bar kaya nga nagagawa nitong buhatin ang bato sa ibabaw. Binalot nga lang nila ito sa tela para nga pagmukaing lumulutang ito sa ere. And well, again, kung nagustuhan nyo ang ating video ay pakilike naman po ito. At syempre, mag-subscribe na nga kayo para update kayong lagi sa mga susunod pa nating kwentuhan. At syempre, pasalamatan na natin at maliingay yung mga nakasama natin sa nakaraan nating video. Salamat po ng napakarami sa inyong lahat. And once again, ayaw nga pong muli ang inyong kuya, si Kuya Eddie, na nagsasabing, aha, may bago na naman akong nalaman. Maraming salamat po sa lagi niyong pagsuporta at panonood. Hanggang sa muli.